people that I've talked to, sa mga taong nakausap ko na may kinalaman kay Jesus, usually, ang liwaliwanag talaga. Tapos, hindi buo, bihirang buo. Malapit na po ba ang rapture? Only the Father knows. Not even Jesus said He knows. Sabi niya, only the Father knows. He's the only one who will make the final judgment, actually. Pag sinabi niyang, tapusin tayong lahat. Tapos tayong lahat. Si Jesus lang ang nagkukontrol, ang gumagawa ng paraan. Thank you for the heart. Ang gumagawa ng paraan na mapatawad tayo. Lahat ginawa na ni Jesus para matulungan tayo, para wag tayong mag-suffer. Inabsuelto tayo. Yung kasalanan natin, pinalitan niya ng buhay niya, di ba? Kaya lang tayo ang mabilis makalimot. The reason why I tell people to pray every night, kasi hindi mo naman nakokontrol kung aalis yung kaluluwa mo or your higher self. And most of the time, nangyayari yon. Now, whether you're asleep, astral traveling, or awake, it's always better to have clean thoughts. Thank you for the heart. Thank you. It's always better. Kasi, pati yung mga taong nasa paligid mo, nararamdaman yun eh. Hindi nyo ba alam na pagkagalit ka sa isang tao, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman yun ng tao? Naaasiwa o kaya nagiging defensive. So, kung ako, yun ang may papayo ko sa lahat. Especially before going to bed. Kasi hindi ninyo alam kung gigising pa kayo o hindi na. At hindi nyo rin alam kung saan pupunta pag mag-astral traveling, pag nananaginip kayo. Ang madalas na inaabuso ng mga tao na marunong mag-astral travel or may kakayahan gawin yan na nakokontrol is usually spying on other people's activities. Going to places without permission. I'm talking about yung mga bahay-bahay ng mga taong kakilala nila o gusto nilang naspayan. Kung lugar lang na walang kinalaman sa pag-aari ng isang tao, okay lang po yun. Paano mag-manifest para mangyari? Alam mo, if that's easy to do, lahat ng tao mayaman kasi ang imamanifest ay pera. Ganito na lang para madali. Payo ko po ito sa inyo. Kay Panda, magtanim ka ng kabutihan para may anihin kang kabutihan. Kung hindi mo man anihin in this lifetime, definitely in your next lifetime, and your children and the children of your children will be able to harvest the good deeds na itatanim mo sa buhay na ito. Palagi niyo pong iisipin yan. Magtanim ng kabutihan. Magtanim ng magagandang bagay. Kung ano daw ang tinanim, yun din ang aanihin. Yan. Dalawang babies, 3 months old. Para silang may nakikita daw. Hindi niyo ba alam na lahat ng mga babies nakakakita. Nakikita nila yung hindi nakikita ng normal na tao na may edad na. Normally, up to 5, yung maximum 7 years old. Yung hindi ninyo nakikita, nakikita nila. Kahit nga yung 7 years old, meron siyang nakitang kaluluwa ng lol. Alam ko to, may experience akong ganyan na dinidescribe niya. This is, magsa 7 years old na yung bata. Dinidescribe niya yung itsura nung aling nagpunta sa kanya tapos dinalaw siya, tuwan-tuwa siya kasi ang bait-bait daw. Pinadescribe nung nanay niya kung ano itsura. Dinescribe ng bata yung kung ano yung itsura ng nanay nung nanay niya. So there, nakikita nila yung mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Kasi yung pinanggalingan nga nila. But eventually, nawawala. Hanggang sa nakalimutan na. Naku, ang cute naman ng may twins. Congratulations. 3 months old. Ay, ang saya. Death is the wages of sin. Did you know that? So anyway, pagka you have pure thoughts, clean heart, normally, sa biringan,
yun ang tinuturo sa kanila eh, na walang pag-iimbot, na kailangan pantay-pantay. Yun yung in-impart sa kanilang teaching ni Jesus eh, to love one another. And normally, yun, mahaba ang buhay. Unless you yourself wants to leave early. Kasi lahat ng bagay naman dito sa atin, sa buhay natin, choice natin yan eh. Kung sino magiging magulang, gaano itatagal, unless hindi ka maingat, of course, kung anong tatahakin, kung anong gusto mong ma-experience. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa iba. I only have one God. I mean, I only have one God the Father, and that's God the Father. But there are a lot of pure spirits, higher beings, that most human doesn't recognize or doesn't even know that they exist. Ang hirap itakal niyan eh, tungkol sa pagdating sa religion at saka politics, ayaw ko. Maraming nabawas sa Bible. At saka, the Bible kasi is a holy book, but it depends on who's reading it. Kanya-kanyang interpretation yan. Kanya-kanya. Pero ang rule of thumb, ang talagang dapat nating sundin ay ang sinabi ng ating Panginoon na magmahalan tayo, have clean thoughts, do not hurt anyone, not even animals. Yung may boses na naririnig pero hindi nakikita, magdasal ka, magsindi ka ng kandilang puti at kaya magpauso ka ng insenso at kamanyang. Kasi kung hindi magandang espiritu yan, automatic mawawala. Wala pang good spirit o dalisay na espiritu na hindi nagustuhan ng insenso at kamanyang, magpauso ka. Pag nandyan pa rin, ibig sabihin, mabuti yan. Pag nawala, ibig sabihin, hindi maganda. At huwag mo nang pakikinggan. Magdasal ka lang palagi. Nung nagkakalimasada ako, sinubukan kong, kasi sa kalimasada, matututunan mo kung paano magpalaki ng energy, pwede mong ilagay sa kamay mo. Pag nasa kamay mo na, pwede mong gamitin para iba to. Sa kalaban mo, kasi dati yon mga sundalo ang tinuruan mo ng yung mga sundalo ng hari. Ngayon, nung matuto ako niyan, sinubukan ko, paano kaya ang gamitin ko kaya ito kung mapagalaw ko? Kasi yung grandmaster kong babae, yung baso, mga 10 metro layo, mga 7 hanggang 10 metro layo, isang baso nakapatong sa box, ginamitan niya ng kanyang energy, tumba yung baso. Ganun. Eh, iniisip ko, wala naman akong kalaban para gawin ko yun. So, ginamit ko para yung libro, yung pag-flip ng page, hindi ko inahawakan. Ginagamitan ko lang ng energy. Wala, laro lang. Tapos wala na, hindi ko na ginamit uli. Kasi hindi naman useful eh. Ang daming bagay na alam ko, pero ang hirap ipaliwanag sa inyo. Mga bagay na kahit ako, hindi ko talaga alam kung paano ko ipapaliwanag. Kaya nahihirapan ako magsalita ako minsan. Ito, mapapanood, baka mapanood nanghingi sa akin ng tulong. Meron isang babae na napaka matulungin din. Ang tawag ko sa kanya, para siyang angel. Kasi ang dami-dami niyang dinadala sa klinik ko na tinutulungan niya para gumaling yung mga hopeless o kaya yung hindi malaman kung ano yung sakit. Ito, one time, nag-message sa akin, please help yung friend ko, nasa hospital. This friend of mine is dying. Hindi makita ng doktor kung saan ang gagaling yung internal bleeding. So, I prayed. And, of course, tinanong ko yung pangalan. Yung birthday. Things like that. Importante sa akin yun eh. Kasi napakaraming pare-pare yung pangalan at saka birthday. So, kailangan masala ko. I went and I saw it. Sabi ko, ito ang patingnan ninyo, dali na kaagad pa CT scan o MRI, iyang part na yan ang tingnan ninyo dahil dyan ang gagaling yung bleeding. Sakto. Yun. And the doctors were able to save this person's life.
O tanungin mo ako, paano ko explain yon? Eh, paano ko explain? Hindi ko alam paano explain. Basta, nung inalam ko kung sino siya, yung pangalan niya, hinanap ko yung... Hirap na explain eh. Tapos nakita ko. Tinuro ko. Di tulong yun. Oh, yung mga bagay na gano'n nakakatulong. Usually, ginagamit ko lang yan para makatulong. Hindi para maglaro. Hindi para tingnan kung anong lalabas na mananalo sa loto. Ang laki ng kapalit pagka inabuso mo talaga. Oo, may bago akong movie. Meron ng iba hindi pa na napapalabas. Yung isa, Pura. Yung isa, Himala. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung title. Yung Encantada ko. Tapos yung isa, Carnival. Hindi pa namin ipinupost kasi bawal eh. Hindi ko alam yung taong sa Robinsons. Ano yun na? Hindi ba chismis lang yun? Hindi pa uso yung tawag na Marites. Pero chismis na malaki yun. Wala. Nakakakita kami ng malapit ng mamatay ang isang tao. Bakit minsan nakikita ko na ano ba yung... Yung tao ba na yun malapit sa'yo? O ano? Basta kakilala mo lang. Kasi normally, yung taong malapit ng mamatay, lalo na kung kamag-anak mo, hindi pa sila patay, umaalis na yung kaluluwa, naglalakbay-lakbay na. Kaya nga meron silang, ano bang tawag doon? Di ba yung malapit ng mamatay, yung nagpaparamdam yung bang, kung minsan nakikita yung kamag-anak na patay na din, o kaya yung sa amin, sa Bicol, ang tawag doon, yung nagpauyam. Anong tawag? Basta, people who are about to die normally, kahit na sa aksidente, meron yung premonition. Yung, kunyari, yung mamamatay ng bigla, maaalala, after he dies, he or she dies, maaalala nung mga mahal sa buhay na napahigpit yung yakap bago umalis, I love you ng I love you, yung mga ganyan. Kaya kailangan, babasahin din po ninyo yun. Sabihin ninyo sa akin, kung gusto nating i-check, kung anong ibig sabihin nung nakita mong namamatay yung isang tao. Kamag-anak mo ba? Kakilala mo lang? Paano mo nakita? Paano mo nasabing mamamatay? Kasi dito nakasulat, nakikita ko na malapit ng mamatay. Ano yung nakita mo exactly? 2 months na in coma. Alam mo, may nangyari sa akin dyan. May nagpunta sa akin yung misis ng isang lalaki na nasa ospital na comatose. Gusto nilang malaman kung mabubuhay pa ba o tuloy-tuloy na ang pagkamatay after a while. Kasi nung chinek nila, parang yung vital organs, okay naman. Sabi ko, sige, susubukan ko. Titingnan ko. Kasi nakita ko na yun eh, yung isinangguni sa akin na yun, yung nag-comatose. Nakilala ko na yun eh. Nakita ko siya. Nagkausap kami. Yung higher self niya, ito na naman tayo. Yung kaluluwa po niya, floating, hindi pa po siya patay eh, buhay nga po, comatose lang. Sabi ko, ano ba ang plano mo? Nakikita mo naman na nag-aalala sila. Anong mangyayari ba? Ikaw ba'y aalis na o gigising ka pa? Tulungan mo naman ang tagal-tagal na nauubusan na ng panggastos ang mahal-mahal kaya sa hospital. Ang sagot niya, dito lang ako. Sabi ko, bakit dito ka lang? Ayaw ko muna pumanik, pero ayaw kong bumalik sa lupa. Sabi ko, bakit? Kasi pag bumalik daw siya sa katawan niya, pagbabawalan siyang manigarilyo. Ayaw niya. Mahal na mahal niya yung sigarilyo. Bisyo. He was addicted to nicotine. Merong ganun, maniwala kayo. Merong ganun. Shock na shock ako. Pero na-shock din yung anak ko at saka yung kaharap ko kasi pagbalik ko, alam niyo ba,
amoy sigarilyo ako. Nagbuga pa yata ako ng usok. Pag ganun kumay. Usok ng sigarilyo. Yun. Paano ko yan? Kaya ayaw ko magpa-interview eh. Kasi yung pagka ini-interview ako, yung mga tanong, pang-commercial na, in-exploit masyado, hindi katulad nito, pwede kong ikwento sa inyo, magtatanong kayo dyan, pwede kong sagutin, yung kaya ko lang sagutin, hindi yung, hindi para, basta, alam niyo naman ang ibig ko sabihin, hindi po ba? Ako gusto ko lang pong tumulong, yun lang ang mission ko sa buhay, gusto ko lang hanggang kaya ko, tumulong, mag-dive, mag-clinic,